Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Guys, nandito na yung nails ko. Nagpagawa kami kahapon. Nandito kami ngayon sa Glo. Kasi, tama na ba yung Glo? Nasa Glo kami. Pupunta kami sa SM. Connector lang na itong Glo. May connector sa Glo. Puntang SM. Connector? May bridge. Ayun, may connecting bridge from Glo to SM. So, pumunta kami ng SM kasi nandun yung gown ko. So, pupunta na namin. Tapos, bibili kami ng headdress, like accessories sa hair. Bibili si Lens ng corset. Kanina, nag-lunch kami with Tito, dati ni Lens. Nag-picture din kami kasi may kailangan akong picture para sa collab. Yung suot-suot ko ngayon, ito. Itong parang unitards na to, galing glow mode. So, bibicture din namin. Wala kasi ako energy kanina na kailangan ko ng kape. So, bumili muna kami. Ito ng nails ko. Mag-headdress ka pa ba? O i-ganan mo na lang tas perl? Okay naman na. Hindi ko na hinabag po ulit. Sure ka? Mura na din? No. Na-unbox na natin yung bago kong makeup and ito ay from SHEGLAM. So, thank you so much, SHEGLAM, for sponsoring this video. Di ba nga, may pupuntahan kaming party, may pupuntahan kaming event. Saktong-sakto din na pinadala na ko ng SHEGLAM ng mga bagong makeup. So, ito guys, ang kanilang vinyl pop color palettes. Kakaiba siya, hindi siya yung usual na nakikita kong mga makeup talaga. So, na-excite talaga akong i-open ito. So, ito yung kanilang new identical eyeshadow palettes. Ito ay inspired by Millenial Retro style. Kunyari mga retro yung mga trip nyo, or mga 20s look, 90s look. Pwede nyong ma-achieve sa mga makeup palettes na to. Ang cute guys, kasi kita nyo, vinyl talaga siya. May parang ganyan siya. Tatanggalin nyo lang itong nasa gitna. Tapos, pwede nyong palitan. Nakita nyo itong pinakita ko. Gusto nyo palitan yung kulay ng isa. Pwede nyo silang pagpalit-palitan yung ibang mga nakalagay. Andito yung kanilang mga shades. As you can see, ang ganda ng packaging niya talaga. Sobrang unique. Meron siyang ganito guys. Ito guys ay bago din nila. Ito yung kanilang Never Seen Before Shimmer Gloss Hybrid with Lenticular Effect Design. So, ayan yung itsura niya. Tapos meron ding lagayan kung gusto mong dalhin. Tayo ay magpa-practice ng aking makeup. Ang theme ng party is Great Gatsby. Ayan yung nakita ko. Red yung ginawa niyang highlight with gold. Magsa-smoky eye lang tayo. So, mayroon ako dito mga makeup brush. Ito guys ay from Shopee and Lazada. Ilalagay ko lahat ng links sa description box so you can check it out.
Ala, sobrang pigmented pala nito. Papakita ko rin guys, may mga jewelry akong binili kahapon. Hindi ko na na-film. Alam nyo ba, hindi ko talaga alam kung paano magpo-put together yung outfit ko. Pero hindi ko pa rin siya natitest guys. Tinest ko siya nung sinukat ko dahil titinan ko kung tama yung pagka-prepare. Pero hindi ko pa nasusuot with heels. Tapos wala din akong headdress. Iniisip ko na okay na yung accessories. Pero kailangan ko siyang itest para bukas kung may kailangan kami, mabili namin yung kailangan. Yung ibang mga shade, powdery sila. Kasi itong mga na dito sa taas, parang balm yung texture. Ito din yung gloss. Nakakatakot gamitin ng black, guys. Kaya natin dito sa may gilid lang. Huy, that's too much. Parang sobrang black. Oh my god, sobrang tinted nung ano. No, key daw is blending. Guys, hindi to makeup tutorial, okay? It's my attempt. Hindi talaga ako masyado ng eyeshadow, guys. Lalo na itong mga blend na to. Medyo nakakatakot. And fairness, sobrang pigmented nung palette. I like gloss. Lagi natin dito sa loob. Tatry ko lang. Wow! That's nice. Para lang nagiging watery yung eyes mo. May nakalagay sa gitna na gold. And sakto. First attempt ko ng pagme-makeup. Pero hindi ko pa alam yung final ko. So, tinetest lang din natin yung mismong palette. So, I think yung shimmer gloss is isa sa mga nagpapastay nung glitter na nasa gitna. Lagyan ko ng black. Parang hindi ko trip yung ginawa ko. Fifix natin. We got this. Struggle is real. Okay, from the top. It's okay na magsimula ulit. At least alam ko na kung paano yung shimmer gloss. Let's try another one. Try natin tong palette na to. Ang hirap kasi hindi talaga bagay sa akin yung gold. Pero try naman natin itong palette na to. Ito muna siguro. Sobrang lightly lang kasi sobrang pigmented. Sheer lang. Dadagdag tayo ng darker shade. Ipag-mimix ko itong dalawang palette. Konting-konti lang nakakatakot yung pigment. As you can see. I-blend ko pa yan. Give me a sec. Gawin natin yung kabila. Kuha tayo ng panibagong brush. Nafa-fluff natin siya para hindi masyadong sharp yung edges. Tama ba? Igagaya natin. Hindi ito tutorial. Hindi ko din alam kung ano nangyayari sa ginagawa ko. Pero walang magme-makeup sa akin kundi ako lang. So, sana maging okay ito. Alam niyo dati, nagpa-makeup ako sa parlor nung moving up or prom namin dati. Tapos, minakeupan ako. Karoon lang ako ng anxiety. Tinanggal ko kamo siya after. Sobrang sayang yung bayad ni mami. Nagalit pa saan si mami. Kasi habang pa-uwi, unti-unti ko siyang ginaganan para hindi mahala. Kasi ayoko talaga ng paggagawa ng makeup sa akin, parang sobrang kapal. Tapos kinat niya yung kilay ko, kinat niya ng hindi niya sinasabi sa akin na ikakat niya ng ganong kanipes. Di ba dapat nililinis mo lang? Yung ginawa niya, kinat niya, so nag-iba yung tsura ko, tapos dinrowingan niya pa. Nagpapanik talaga ako pag may makeupan ako ng ibang tao. Kala mo naman galing-galing ko mag-makeup, di ba? Too much siya para sa akin. Tapos yung idea na wala akong control or natatakot ako na hindi ako nakakasabi na wag na niyang dagdagan whatsoever. So in the end, ayun ang nangyayari. Kaya imbes na magpa-makeup, ako na gumagawa kahit tignan niyo. I think okay naman yung ginagawa ko. Kita niyo, hindi naman siya harsh, namimix naman natin, no? Huy, that parang nakakatakot na to, ha? Saglit lang. Ayan, nilagyan ko ng color red, guys, sa taas. Para may pop yung eyes ko, lalo na black yung dress, black everything. In fairness, ang daling i-mix, ha? It's nice. Ayos lang natin yung aking liner. Parang okay na ako dito. Sana okay pag ini-edit ko. Mamaya kasi hindi okay. Ngayon lang mukhang okay. Pero pagka tinignan ko na, hindi na okay. Nire-retouch ko lang kasi medyo nawala siya. Parang gusto kong dagdagan pa nung red. Ang cute nung pop ng red sa mata. Legit, nagagandaan talaga ako sa red. Fun fact, pag may red kang something sa outfit mo or red yung nails mo, ganyan, nakakadagdag siya sa pag-elevate sa'yo. Like parang ang put together mo. Ganun daw, dinagdagan ko ng red. What do we think? Tayo ay maglalagay ng lashes. Matutulog na ako after neto, pero gusto ko lang makita yung full effect ng makeup para alam ko din kung ano yung magiging itsura ko or kung ano pa yung need ko idagdag or ibahin. Mascara, dahil nawawala na. Nung dati, pinapractice ko talagang makeup ko. Dapat practicein mo siya a night or a day before para pagka nandun ka na hindi ka magpapanik. Tapos, alam mo yun, nag-makeup ka, tapos hindi mo trip, tatanggalin mo, tapos mamumula yung mukha mo, tapos mag-i-event na maya-maya, nagpapanik ka. Kakabit ko itong lashes na nakuha ka from shop. Pero kinakat ko yung unahang part. Ganyan yung itsura niya. Kinakat ko lang yung unang part. Kita nyo, yan, paubos na to. Ang daming mga style dun. Pero ito yung ginagamit ko pag gusto kong magdagdag ng effect sa eyes ko. Oh no! I'm messing up the makeup. Nalagay na natin. One down. Di masyadong halata, no? Parang wala lang. Kasi yun lang yung gusto ko talaga. Hindi too much yung lashes ko. Ngayon guys, lalagyan ko ng red yung medyo baba ko na part kasi parang heavy dito. Lalagyan natin ng volume yung baba ng mata ko. So minimix ko lang yung red and yung parang brown dito sa sun-kissed. Very, very light. Oh shit, ang dami kong nalagay. Blend, 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 blend.
Maglalagay ako ng kintab dito sa inner corner ng eyes ko. Pero hindi ako gagamit ng brush. Gagamitin ko lang yung daliri ko. Babalik na ako sa aking base. Gamit ako ng illuminator galing sa Get Ready With Me. Magsispray ako netong first spray serum from Dalba para magmix ng maayos at magstay yung makeup natin sa mata. Yan ang ginagamit kong setting spray. Kunin natin ang SHEGLAM. Ito yung nakita ko last time sa inyo. And gagamitin ko siyang concealer kasi may mga need tayong i-conceal. Ganyan. Sa sobrang high coverage na ito guys, ginagawa ko siyang concealer talaga. Mag-contour lang tayo ng face. Plan. Tayo ay magbablush. Gagamitin ko itong Bare and Bliss. Grabe guys, magwa 1 AM na. Sobrang hindi na makatotohanan. May makeup pa din ako. Kailangan ko rin parang linisan yung mga brush ko. Kita niyo, ginamit ko pang contour, ginamit ko pang blush. Sobrang lugyot. I need like this, yung gantong mga brushes. Sobrang nice gamitin. Kita niyo to, medyo ibiblend ko siya sa aking eye makeup kasi red. So, ganyan. Para wala tayong makikita parang hindi pantay dito sa may part na to. I'm happy sa kinalabasan. Anyways, ayun lang. Ito yung mga products from SHEGLAM. Thank you so much, SHEGLAM, for sponsoring this video and for sending this over. Nagkamali tayo nung una nating gawa. Pero, I am happy sa kung ano yung resulta neto for now. Pero guys, let's see pa din. Kasi kasama ko naman kayo sa whole process kung ano magiging final makeup look. But so far, okay naman ang nagawa ko. Dadagdagan ko pa siya ng konti. Balik na tayo sa video. Since nakaayos na rin naman ako, i-haul ko na lang, ihahabol ko na lang din. 1:31 na guys. Feeling ko hindi ako matutulog. May kailangan pa akong i-edit. Ang cute ng nails ko. Oh my gosh. Sobrang love na nails. Thank you so much. Nailed It by Kim. Pero ipapakita ko yung mga items na binili namin last time nung umalis kami. So, ayan. So, ito guys ay from Bershka. O, yung isa dito from Bershka, yung isa from Zara. Papakita ko guys kasi minsan ako bumili sa mga gatong shop. Alam niyo, minsan lang ako bumili ng damit talaga kasi sobrang thankful sa mga nagpapadala. Pero, hinahanap ko talaga to and hindi ko siya natyachampuan sa mga collabs. So, kumuha na ako itong slippers na to. Hindi ito yung suot ko sa event, guys, pero papakita ko lang sa inyo. Alam nyo ba, dalawa na lang ata yung size na meron nito. Nakuha ko pa siya, so I am happy. Tapos yung iba doon, sira-sira na. Tapos nung bumalik kami, last time, wala na siya. Hindi na available yung gantong itsura. And ang cute niya, kaso nga lang, hindi ko siya magagamit ng kalagkaran. Alam mo yun, yung parang pag maraming gagawing errands, hindi siya ganun ka-comfortable. Pero yung style and yung itsura, okay na sa akin. Nakakadagdag din siya ng height. Ito naman next, ay from Zara. Ito na lang yung kulay na nakita ko na maayos. Yung iba doon may foundation stains. Yung iba sobrang stretched. Skin color ko siya, so para akong nakahubad. Ganda din ang tela nito. Sobrang soft and silky na polyester siya. Next is, ito galing sa SM store. And ito yung shoes. Hindi ko na na-film yung pumipili kami kasi nagpapanik ako guys. And ang tagal kong mamili minsan, parang boring na magpili-pili, magkukuha-kuha tayo ng mga sapatos. So, ayan, gusto ko na lang ding i-haul. Para siyang school shoes. May option doon na matte, pero kinuha ko yung kumikintab. Magagamit ko siya pang corporate attire. Galing siyang Figliarina. Color black lang. Bumili ako ng foot socks. Ito yung maliit na foot socks na hindi mo makikita sa heels. So, dati may mga ganito ako, binibili namin sa Divisoria. Actually, guys, napawahala ko ngayon. Dapat sa Divisoria kami bumili, mas mura, pero medyo ang daming need gawin. So, doon na lang din kami bumili. So, may foot socks. Hinahagis ko na lang kung san-san, guys. Mag-aayos pa ako. And then, etong BioFresh na Sofi Gel Heel Shields. Para hindi ako magkapaltos sa likodan. Para saktong-sakto and hindi gumagalaw yung heels. Kaya, ayan. Ito yung pinaka-recent. And ito ata yung kahapon namin binili. Sa SM store ulit. Dapat binili ko na lang to sa Shopee. Mas mura siya. Pero may nakita akong gantong accessory doon and tinanong ko talaga kung mangingitim ba, ganyan. Punasan na lang daw pero hindi ko pa din sure kung talagang legit. Pero eto, bumili ako ng gantong accessory, ayan. Kumikintab siya para may konting sparkle. Kasi lagi na lang ganito yung earrings ko para may kakaiba. Ang mahal na mga gamit. Nice niya. Sana hindi ito nangingitim. And then yung mga tipo ko, yung mga parang hook, mga bilog-bilog. So, may mga malalaki. Ayan. Tapos itong maliliit. Meron ding saktong size lang. Ito yung pinakagusto ko, itong mataba. Ito, magagamit ko talaga hindi lang pang event. Kasi itong isa kanina, pang event mo lang siya magagamit. Tapos, andito na yung aking dress. Ayan siya. Na-fit na rin natin to. Kita nyo, sparkle. Tapos din yung nails ko. Dapat papatanggal ko yung kanyang paddings.
Kasi sobrang laki niya, tignan nung una kong finit. Pero nung mas in-adjust nila, nilagyan nila ng pin yung mga needy alter, naging okay yung size niya. Kasi pag tinanggal, medyo madami na din naman siyang telang matitira pag tinanggal yung paddings. So hindi naman siya sobrang laki, tignan sa akin. So okay na sa akin yun. Sa likodan lang pala siya need talagang medyo sikipan. Sana papasukin ako kasi backless ito. Pag hindi ako pinapasok, hindi ko mapapublish tong vlog. Papakita ko itsura ng kwarto guys. Sobrang sabog-sabog legit. Ow, nails! Sorry, sakit ng kuko. Ayan yung itsura ng paligid. Kamusta naman? Mag-aayos pa ako. Anong oras na? 1:41 na. By the way guys, bago yung casing ko. Ayan siya, super nice. Galing siyang young kit. Sobrang quality. Parang embossed to, pero hindi malambot na napipindot mo. Ganyan siya, matigas siya, tas protected, medyo hard case. Tas ayan si Gucci, minatch ko yung kulay nung mga ano, dito sa mismong phone. Hindi ko gustong natatakpan yung kulay ng deep purple, kaya ko nga kinuha yung kulay na deep purple kasi gusto ko yung kulay tas hindi natatakpan. So kumukuha ako ng mga ganyan, mga purple na case. And natuto na ako sa mga clear case, nangingilaw talaga sila. Imposibleng makahanap ng clear case na hindi nangingilaw. Ayusin ko na muna to guys, itest ko lang din yung dress. So wait lang. See you guys sa susunod ng mga footage. Just sana maging okay. And baka mag-straight ako ng buhok ko. Yun lang. Hi guys! So next day na? Next day na ba? Basta, ito na yung day kung kailan kami pupunta sa school at magkakaroon ng parang send-off party for fourth year college. Nag-straight ako ng buhok, tapos sobrang dry na nung ends, kailangan ko ng pagupitan. Feeling ko after ng week na to, kapagupit ako, ititrim ko lang siya. Sobrang haba na, sobrang dry na nung dulo. Ako ay nag-ahabol slight ng oras dahil 1 something na. Aalis kami ng 2:30 para hindi traffic kasi Saturday ngayon. Tinali ko muna ng ganyan para hindi bumuwaghag yung buhok ko. Tapos, kita nyo naman, sobrang parang tindilaan ng kalabaw yung mukha ko. So, mag-skincare ako. Hindi ko kayo isasama sa pag-makeup na part kasi nag-practice na tayo ng makeup. Tapos, kapo nag-practice din ako. Tapos, grabe, sobrang nag-feel ako sa pag-makeup. Pero, sana mag-workout yung makeup na gagawin ko ngayon. But anyway, tayo ay mag-skin prep na lang muna. Una kong gagawin ay itong Skin Rescue Peeling Gel. Deo Pros. Meron siyang green caviar. Naisip ko, dahil pala nagpa-straight ako. Pasok-pasok yung kamay ko. Ang sakit. It's okay. Ako na lang nag-straight. Sana mag-stay yung pagka-straight kasi hindi kinakaya minsan ng straightener yung nalaglag yung camera. Aray ko! Kagabi pala guys, gininto ko din si Lance. Nilagyan ko siya sa mukha. Ini-skin prep ko din siya. Hindi na ako nakapag-self-care kagabi. Sobrang antok ako. So yan, kita niyo, peeling gel siya. Natatanggal niyo yung mga dead skin sa face. Yung unnecessary things sa face. Pinahiram ako ni Angel ng mga accessories na gold. So yung mga binili ko nakaraan na silver, baka hindi ko gamitin. Kasi nga yung theme black and gold talaga. Yung theme ng Great Gatsby. Tapos yung ginawa ko sa nails ko, silver. Pero it's okay. Ipapantay natin yung necklace and yung earrings. Kabanlawan na natin, guys. Gamit tayo ng facial wash. So, ito yung Neutrogena Deep Clean Acne Foaming Cleanser na pe-prevent niya ako magkaroon ng acne. Sana mag-workout yung aking makeup. I'm scared. Basa-basa na ako. Pero, toothbrush naman tayo. Ang gagamitin ko is itong Oclean. Ito yung toothbrush ko na electric toothbrush siya. Lagi ko yung link na ito sa description box. Tapos guys, nag-coffee din ako. So, para matanggal yung mga coffee stains sa dila ko, magta-tongue scrape tayo. So, ito yung tongue scraper ko. Sobrang love ko nito. Ginagamit ko ito lagi every night. Pero since nag-coffee ako ngayon, kahit magko-coffee ako mamaya, magta-tongue scrape pa rin ako. Time check guys, 1:30 na. Ako kahit kinakabahan ng malala. Okay, we got this. So, magle-lenses na ako. Ito yung Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampoule. Paubos na siya guys, as you can see. Ito pa din yung ginagamit ko. And grabe yung marks ko dito sa gilid. Medyo prep naman yung skin ko guys. Nagpa-signature facial din ako sa Beliza and nagpa-thermal lift. Tapos nagpa-IPL underarm laser removal ako. Tapos gagamitin ko itong full vitamin C 15% serum. Gusto ko din to. And ginagamit ko yung niacinamide, tapos naubos ko na. Lagyan din natin yung neck. Dati hindi ko nilalagyan yung neck ko kasi malagkit pero nilabanan ko kasi kailangan para maan yung skin natin dyan sa neck na part. Ito naman ang gagamitin kong sunblock. Guys, huwag niyo kalimutang mag-sunblock. Ito ay yung Nacific Fresh Herb Origin Sunblock. Bagong purchase ko to, naubos ko na yung isa. Tapos yung Face Republic na in-unbox natin last time, paubos na din. So back to dito na naman ako kasi ang ganda talaga ng sunblock na to. Dyan sa neck. Ayan, tapos na ating skin prep. Ako ay mag-makeup na. So, magkakaroon ako ng talking get ready with me soon. Not now guys, kasi nagpapanik na ako. Kami ay aalis na. So, wait lang.
nandito na kami sa school. And last minute kong nag-try na maglagay ng gloves. Hindi ko pa napapakita yung buong dress. Pero nag-straight ako ng buhok. Pero kumukulot na ulit siya. Tapos ayun yung makeup na ginawa ko. Medyo naging pinky siya. Pero red ang aim ko. Tapos nag-lip lang ako. Ang gamit ko ay Maybelline Superstay Vinyl Ink. Ayan. At yung bag ko kay Angel to. Yung mga accessories ko kay Angel galing. Pati yung mga earrings ko. Ayan. Kasi mahilig siya sa gold. Oh my God. I love her hair. Ang ganda ng hair ng babae. Buti pa siya may headdress. Bakit sa'yo yung damit mo, maayos ka and you look like my plate. Thank you, Mama. Ang ganda ng earrings na Angel. Thank you so much, girl. Tinulungan talaga ako ni Angel sa mga accessories. Bumili pa ako nung nakaraan. Dat pala tumitingin muna ako kay Angel kasi mga golden. So, ayun lang naman. Okay, Rabbi. You ready, baby? I don't know. You're ready. I know you're ready. I'm not ready. I don't wanna go. My heart is beating so fast. So, alam niyo ba yung guys, nung I want to poop, fart, vomit at the same time. Lagi mo ba yun? Yes, you can. I wanna poop, vomit and fart at the same time. Yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do.